Ayan guys, good morning. Galing ako sa market. So, ang nabili ko ay ito. Kamatis, sibuyas, calamansi, and bawang. Then, meron akong munggo. Meron akong radish. Yan, radish. And then, ano to? Meron din akong okra. Ayan, yung okra ko. Tapos, meron akong batuan. Ayan, okra pa. And then, meron akong isda na slice. Ipapakita. Ayan, oh. Ayan, isisigang natin yan. And then, meron akong bangus na pinadaing ko na. Ayan. Oh. 1 kilo ang bili ko. Ayan. Pinalinis ko na yan. So, let's start. Magluluto na ako, guys. So, bali, iyan yung aking pinamili. So, ito na, guys, yung ating isisigang. Ito, meron na tayong kamatis, sibuyas, sitaw, okra, at saka yung radish. Wala akong talong kasi nakalimutan ko yung talong. Pero okay na yan din. Ito na yung ating isda. Ayan. Ang taba, diba? Tapos ito ulo. Ayan. So, tayo na ay mag-start na tayo sa pagluluto ng ating sinigang. So, ayan. Dahil po ay kumulo na ang ating tubig, ilalagay na natin yung ating kamatis at saka yung ating sibuyas. And then, isasabay na natin sa laga itong ating radish. Kasi medyo matigas siya. So, unahin natin yan. By the way guys, bago ko pala pinakuluan yung ating tubig, ay nilagyan ko na siya ng asin. Yan. So, tatakpan lang natin siya ulit. And then, i-wait natin mamaya na medyo malambot na yung ating radish. Saka natin ilalagay yung iba pa nating sangkap. So, titingnan na natin guys. Kasi kumulo na. Yan, medyo nag-iba na ang kulay ng ating radish. Ngayon, ilalagay na naman natin yung ating sitaw. Ayan. So, tatakpan natin ulit. So, at the same time, guys, ito yung ating daing na bangus. Ayan, pinatulo ko muna siya. So, i-ano natin siya, lagyan natin siya ng timpla bago natin bilad, bago natin i-daing. So, meron ako dito, ito yung aking calamansi. Ayan, may mga buto-buto pa ng calamansi. And then, takpan natin ito ng, na kasi baka kainin ng pusa. And then, meron tayong, tawag nito. Nalagyan natin siya ng toyo. Tansya-tansya nyo lang guys kung gaano karami yung inyong daing. Sa akin kasi mahigit 1 kilo lang naman yun. Tapos, lagyan natin siya syempre ng vitsin para meron ding lasa. Simplado siya, diba? And then, lagyan natin siya ng kaunting suka. Kaunti lang kasi meron na tayong calamansi. Ayan. And then, lagyan natin siya ng black pepper. Ito, black pepper. Ayan, lagyan natin siya.
Ayan. And then, lagyan natin siya ng durog na bawang. Wait lang, at ako'y gagawa ng durog na bawang. Dudurogin ko muna yung ating bawang. So, ito na yung ating pinakuluan. Ayan, nilagay ko na siya yung ating radish at saka yung ayan, sitaw. So, sa ngayon, ilalagay na natin yung ating isda. Yung ating isda. So, ilalagay na natin. Ayan. Kalahating kilo lang pala itong isda ko, guys, na binili. Kasi tatatlo lang naman kaming kakain. Ayan. So, wait lang natin na kumulo. So, since na malambot na yung ating mga gulay, pwede na natin ilagay yung ating batuan. Ito yung batuan na sinasabi ko. Pampaasim din yan. Kasi, bago nyo, pag nagsigang kayo guys, bago kayo maglagay ng pampaasim, ay huli na. Yung mga gulay ninyo ay luto na para yung gulay ninyo hindi matigas. Yan. So, tatakpan lang natin ulit. Yan. And then, i-wait lang natin hanggang sa siya ay medyo maluto bago ilagay natin yung iba pa nating mga sangkap. So, ito na yung ating sinigang. So, bali ito, yung nilagay natin na batuan, dudurugin lang natin siya para mas lalong lumabas yung kanyang asim. Ayan. Ito pa, meron pa. Dudurugin lang natin. Ayan. Then, ilalagay natin yung ating natirang gulay ay ang okra. Yan, and then tatakpan lang natin ulit. So, ito na siya. Kumulo na siya. And then, pag may nakita kayong mga bula-bula, guys, tatanggalin lang natin yan. Yan. Tanggalin lang natin yan. Ayan. And then ayan yung ating paasim o yung batuan. Yan. Dalagay tayo ng bitchin. And then ito ay titikman natin. Ayan, tayo'y titikim. Ay, ang sarap guys. Perfect, sinasabi ko sa inyo, ang sarap talaga. Pero yung asim niya medyo kulang. So, dadagdagan natin siya ng ito. Ayan, pansigang. Ayan guys, dahil tama na ang kanyang timpla, ito ay lalagyan na natin ng sili. Ayan, at saka sibuyas dahon. Ito guys ay mga optional lang. Kung meron lang kayo, pwede nyo lagyan. Kung wala, okay lang din. So ayan, luto na ang ating sinigang. At ito ay natanggalin ko na siya sa apoy. So guys, ito na yung ating sinigang na isda. Ayan. Ready to eat na siya. So, bali kung meron pa kayong talong, pwede nyo pong idagdag dito sa ating sinigang. So, hindi ko siya nalagyan kasi nakalimutan ko siyang bilhin yung talong. So, ayan guys, ready to eat na yung ating
Sinigang na isda. I'm sure ako guys na marami na naman akong kain nito. Bawal na naman ang diet sa akin ngayon. So, kami ay kakain na. At ililipat ko ito siya sa malaking lalagyan kasi doon kami kumakain sa tindahan. So, sa hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe, like, comment, and don't forget to hit the notification bell para ma-updated ko po kayo sa mga susunod ko pang mga videos na i-upload. So, please support each other guys, lalong-lalo na sa ating maliliit pang YouTuber. So, ayan guys, bye for now! Pumili ako ng 1 kilong isda na bangos. Pinadaing ko na siya. Ayan. 4 na piraso siya. So, ang gagawin natin dito ay ibababad natin sa ating ginawang pambabad at saka gagawin natin siyang daing. Bali, ibilad natin mamaya siya sa mainit and then huwag yung masyadong matuyo kasi nga daing, di ba? So, ayan. Pinatuyo ko na siya. Hinugasan ko na yan. Tapos, dinrain ko para matuyo siya. So, meron tayo ditong gin-prepare na tea. So, ayan, lagyan natin siya ng ginidik na bawang. And then, meron na ito siyang calamansi. And then, konting suka. And then, toyo. And then, lalagyan natin siya ng konting asukal. So, ito na. Meron na siyang asukal. Meron na rin siyang paminta. Ayan. Meron na rin siyang calamansi. Titigman natin ang lasa. So, okay na. Sarap. So, ibababad natin siya. Isa-isa. Ayan. Kaysa bumili ka guys na nakaganito na iyang mahal, at least ito alam mo ano gusto ang maano mo pa yung gusto mo na timpla, kung anong timpla ang gusto mo. Minsan ang mabili mo medyo maalat pa eh, dito kasi sa amin hindi kami masyado na ano sa maalat. Yung timpla namin dito medyo di rin naman matabang. Tama lang. So, ayan. 4 na piraso ito. Ibabad ko muna siya ng kaunti. Bago ko siya ibilad. Ayan. Babat mo na siya ng kaunti, guys.